know them and be established in the presence. Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance. Knowing that surely I must do of this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ has shown me. Moreover, I will endeavor that ye may be able, after my decease, to have these things always in remembrance. For ye have not followed cunningly the wise fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." And this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Sabay-sabay. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy man of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Pray, Lord, ang salamat sa inyong salita again. Ay, magpala, Panginoon, magbata, controversial topic. Actually, very basic na po sa mga King James gumagamit, Panginoon, ang mga Baptist, Panginoon, na today, ito po ay nagiging malabo dahil sa agagawan, Panginoon, ng mga feeling magaling, Panginoon, at mayabang din, Panginoon. So, I pray, makita namin to Lord, na mag-stick lang kami sa inyong salita, malinaw na inyong salita, perfect, infallible, without error, and therefore inspired, and then preserved, Panginoon. So hanggang ngayon, nandito ito. Salamat po, Lord, nandito ito. Sabi mo nga marunong sa English, Panginoon, at least sa universal language ang English ngayon. Kaya aming maunawaan sa iba po na hindi masyado, mayroong mga in-offer, Panginoon, na Tagalog version ng King James, but hindi pa gano'ng subok din, Panginoon. So, I pray bawat isa, Panginoon, ay manangan sa inyo, Panginoon, at least huwag kami iligtas, kayo po'y nakausap at nakausap niyo, Panginoon, at nalilid. So, I pray na, of course, kailangan namin ng text. So, ito nga po yung Bible. So, nawa ngayong hapon, tuloy namin yung kaninang topic, naintindihan po namin na may mga sumisira yung salita from the time ng Satan, the time na Adam and Eve, hanggang ngayon, Panginoon. So, I pray makita namin, madepensa namin, Panginoon, yung salita na talaga namang puro, Panginoon, at pakipakinabang sa doctrine, sa instruction, Panginoon, correction. So, kayo pong magpala namin pag-aral ngayong hapon. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Ako po na po. Again, title po nito is Baptist, Mr. Baptist Day versus King James Bible, Part 2. Subtitle, The Inspiration of the Bible. So, pwede pong another subtitle, Arrogance and Ignorance Go Hand in Hand. Nagdaan niyo ba yan? So, madalas, gano'n, pag mayabang ka, minsan, may mga mimis ka kasi kala mo, pogi-pogi ka lang, talino mo na. Eh dahil na sobrang ka na yabang, sabihan matalino ka, pero pag yung yabang ay nauna, minsan yung mga error na makukuha mo, may pick up mo, matinding error. To the point na mapapahiya ka, matalino ba to? Dati siguro, pero sa topic na to, bakit siya nagkamali doon? So, ganun po kasi yan, pag nayabang, yumabang ka na, no? So, again, yung personality na pinag-usapan kanina, ilala nyo na yun. Mamaya ulit para review, pakinggan ulit natin para wala kasi si Pamay kanina. Kaya ulitin natin lahat. Makinig nyo rin, tumayo, balahibo nyo. At umiwas na kayo sa ganong klase ng mga sabi natin spirito, no? Na mas magaling pa sila sa Bible. But this time naman, kanina umaga po ay ang pinaka-main text natin kasi sinasabi, maganda pala yung The Bible Stands, no?
Kaya tanong ko kanina, bago tayo matapos kanina, kinakanta kaya ito sa, ano, sa eklesia nila. Inspired naman ng Bible, yung, nasa yung original. Ah. Kahit basahin mo yun, eh, di ba? The Bible stands, every test we give it for, its author is divine. By grace alone, I expect to live it, and to prove it, and to make it mine. But it is not here anymore, so it doesn't matter, because the originals are gone forever. Hindi. Pag tinuha ko yung mong salita ng Diyos, ito yun, pwede mong itaas, pwede mong basahin, pwede mong pangaral, dipensahan, ipangaral ulit, aralin, hindi ka magtataka. Ay, alin kaya yung mga mali sa King James, no? Salita ng Diyos. By the way, di mo pwedeng sabihin salita ng Diyos kung may mali. Okay? Ang salita ng Diyos ay walang mali. Saka, tandaan niyo po ito, isa mga pinaka-definition natin sa Bible, ito mismo yung salita ng Diyos. Okay, may sinasabi kasi ba na titiso dyan ba, sabi nila, the Bible contains the Word of God. Kasi yung mga Word of Satan, hindi salita ng Diyos. May point, kaso, si Soriano ba yung ganun? May philosopho talaga yun, sabi, siya rin nagsabi na yan eh. Kesyo ang Diyos daw, may hindi kayang gawin. Hindi niya kayang magsinungaling eh. Nasagot na natin yan last time, kalokohan po yun. Again, hindi mo pwedeng sabihin na hindi niya kayang gawin kung hindi naman niya gustong gawin the first place. So, malaking kalokohan yun. Ano bang gusto kong sabihin? Balik natin naman bilis para kay Pame. Bilis lang. 1 Timothy 2 Timothy, I mean. 3:16 and 17, nasabi po dyan, all scriptures given by inspiration of God. Ibig sabihin, lahat ng scripture, ibig sabihin, lahat ng Bible. Hindi sinabing lahat ng translation, ha? Iba, ganun mismo ang kanilang, ano, pag tinignan mo sa kanilang website. Pare-pareho lang yan, NIV, SV, pareho. Kasi all scripture, eh. Ang di nila lang miss, hindi nga ganun. So, dati, nung sinulat yung 1 Timothy, 2 Timothy, wala pa ang NIV. So, obviously, ang tinutukoy doon all scripture, lahat ng libro ng Bible. Kasi po, ang Bible ay compilation of ilang books? 66 books. Ilan sa old? 39. And then, 27 sa New Testament. Lahat, 66. Ina-emphasize din natin yan para sa mga bago. Kasi nga, pag hinaluan pa ng ibang book yan, hindi na yung Bible. Okay? So, all scripture, lahat yon inspired. Pag sinabi inspired ay God breathed, hininga mismo ng Diyos. So, lahat yun, eh paano yung words of Satan? Sinadya rin po yun. Tinukoy naman ang words of Satan yun eh. Pero, if rename yun, para kung ano yung, alam niyo Satanas, kung may magagawa siya, Satanas, alam niyo ba? Isa sa mga gagawin niya, at gustong gawin niya, itago niya yung salita niya. Para hindi siya ma-expose. Ganun yan, Satanas, di ba? Kaya ngayon, kung anumang sinabi ng Diyos, in-expose si Satanas. Kaya yung mga mismong sinabi dyan, sinadya yun, para tayo ngayon, pag binabasa, ay, loko-loko talaga, ay, ganun pala yung style niya. Nakuha niyo ba yun? Kung Satanas-Satanas lang, hindi niya ilalagay yung mismong salita niya dyan, para hindi siya ma-expose. Pero ang Diyos ang mismong naglagay dyan, para maintindihan natin kung ano yung style niya, and therefore, pwedeng iwasan. Yung sabihin natin, ito yung mismo salita ng Diyos. Yung kabuuan. Okay? Imagine nyo kung wala yung Old Testament. Mahirap yung New Testament, though maganda yung New Testament, pero hindi pwedeng, habang lumalago ka, hindi pwedeng tingnan na, sabi kasi, it is written. Ano sabihin nun? Nasulat na dati. Saan kaya nasulat? Gusto ko rin makita. At maraming mga bagay na hindi mo lubos ang maintindihan pag sa New Testament ka lang. Though ando na yung pinaka-accurate na translation at yung interpretation sa New Testament, kaso, minsan gusto mo makita yung original. Okay? Parang kaninang tinukoy natin sa kaninang umaga, yung corn na wala, hindi siya nawala, ni-leave out lang, pero understood, corn yun. Kaya ano, sinulat yung New Testament, corn, o yun na yun. Okay, magusto ko sabihin, kay Pamaya, it is profitable, so yan. So kasi si yung ating personality na tinutukoy kanina, yung dakilang leader ng mga
At may tawag na rin sa kanya ngayon eh. Abante Nights, yun ba? Abante Nights. Sabi niya ay inspired daw yung Bible pero hindi yung King James. So, nakita natin kanina na that is ridiculous kasi nga hindi mo mahahawakan yung sinasabi mong Bible na inspired. So wala nang inspired, so hindi na preserved. So baliwala yun. Bakit niya pa in-inspire kung hindi niya pa-preserve? So illustrate ko ulit para kay Pami. Okay, parang isang pagkain na pin-serve. Naku nari, bagoy natin yung date ha. Wala namang... Kahit tanong ako na, January 1, parang madali. Anong gusto mo preserve? Avocado. Pinipreserve ko yan. Ano dahil sa, ano, di ba, makapuno. Yan ang ano kasi. Kasi hindi yan, ano. Tsaka pag nagdatingan yan, marami. Iba naman, mango, iba peach. Peach na lang. Isda. Tama, sardinas. Ha? Ganda yan, ha? O sige, sardinas. Alam natin, pag sardinas, nasa, ano na, pero sardinas po, isda rin po yan, ha? Hindi nyo alam, dati yung bata ako, alam, hindi ko, kasi sila yung sardinas, nasa lata na eh. So, pinipreserve yun, nung magandang corporation yan, lalata yun, bibingwit pa lang, paprocess yan, lulutuin, sabay, lata yun. So, yung the same day, kunwari 2023, January 1, hinuli, and then linata, kakainin mo ngayon ng 2020, ilang mga taon yun? Mga dalawang taon yung, diba? Lalo na yung mga spam, tagal nun. Century tuna. Mga century tuna, di ba? Kasi ang ano ang anihan nila, napakarami. Gusto nila may stock para, alam nila, ma-maximize yung profit nila. So, preserve nila nun, yung quality nun, supposedly. Kung isang taon na yung lata na yon, ganun pa rin yung quality nun, dapat. Okay? So, January 1, preserve. Dapat hanggang 2025. Eh, pamigo na, nakabili ka ng sardinas. Dapat 2025 pa mag-expire. Eh, March pa lang ng 2023, nag-expired na. Kakainin mo ba yun ng September? Eh, na-inspired. Pre-reserve naman eh. Pero gusto ko sabihin yung inspired sabihin, pwede, nung, pwede nating tawag dito, ilistahan dito. Yung parallelism naman ng inspiration, ibig sabihin, sila yung gumawa. Sabihin natin, magandang company yun. Quality. So, na-inspire nung yung panahon na yun. Okay? Quality nung company nila. Kaso, hindi na-preserve kasi, eh, kasi nabutas. Yung mga, eh. Kaya, yung packaging, yung shipping, kung naman yan, na-UP. Ganyan yan, di ba? Kaya minsan, ayoko rin ng mga dilata pag may UP. Kasi ang ano nun, murang mga ano yan, mga murang substance lang yan. So, ginagawa nila, bakal yan, na nilalagyan lang ng, parang zinc sa ano, di ba? Yung, or yung ba, may stainless na konti. Sa palibot lang nun. Pero yung pinaka-bakal nun, hindi yung stainless. So, pag na-UP yun, magkakaroon ng breach yun, hindi na yun, hindi na ganun ka, kaganda yung packaging nung kasi nga na-UP na. Okay, so may ganun nangyari. Kakainin mo ba yun? So, hindi na dapat. So, na-inspire kasi hindi na-preserve. So, baliwala na. Or, baka naman pre-serve kaso yung quality pa lang nun sa umpisa, hindi na maganda. So, baliwala din. So, balik tayo sa Bible. Sa Bible, magkasama lagi yan. Kasi pangako kanina dito, lahat siya inspired. So, dapat na-preserve din. Puntahan na natin yung preservation bukod sa kanina sa Matthew, sa Luke at sa Mark. Yung kinakanta natin. Okay? At the Psalms. Ayotan nyo na agad, ha? Psalms 12, basically. Ito yung pinaka, ano, no? Sabi dyan, the words of the Lord are pure words. Again, ha? Yung mga hindi King James, na iba yan. And then, sinasabi nila, hindi raw pre-serve yung words ang pre-serve dyan yung mga tao. Ay, na-meet ko yun, bagong Kristiyano pa ako, ganun sinasabi nila. Yung them daw dyan, ito yan, nasa context daw. Yan daw, sino ba to? Yung mga taong kinakausap niya. Yan, for the faithful fail from among the people, among the children of men.
So, ang pangako daw, pipreserve daw itong mga taong ito. Ang problema, sino bang kasama, kausap niya dyan? Pwede mo sabihin yung mga dating people of God. And yes, pwedeng na-preserve sila, pero alam na natin, sa ating anti-Judaism seminar. So, ngayon, sino ng people of God ngayon? Sino ng mga people of God today, 2023? Si Cristiano. Okay, go up yun ha. Nakatid ka ba nun? Hapon lang. Kasi iniulit-ulit naman natin yan eh. So, pero ngayon, no, nasa na yung mga Hudyo? So, yes, kung preserve sila, pwede natin pensa sa langit, yung mga tunay na ligtas among them. Pwede yun. Pero, maliwanag po kasi yung context dito, siningit niya yan eh. Ang salita ng Diyos, ang pure. Ano yung kagaya ng sinubok or sabi natin, pinainitan at sinubok at pina-purify na silver. E di yung salita ng Diyos. Yung sabi dyan eh. Kaya pag sabi ito, thou shalt keep them, thou shalt preserve them. Eh, sino kaya yun? Diba? So, obviously, hindi yan ano, providential yan. Ibig sabihin, andyan yan. At again, marami pang ibang verses, katulad kanina, sa Hebrews, and then sa Matthew, Mark, and sa Luke, na sabi ng Panginoon, hindi, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. And then sabi doon, every jot, every tittle shall not pass, except it be fulfilled. So, Matthew 5. Okay, so ibig sabihin, salita talaga ng Diyos ang mananaig. At ano pa yung maiisip ko? Salam, mayroon din ako dito ang another resources na madaanan natin. Okay, basta yung pinakabuod. Okay? Dito tayo, lahat ng Bible ay in-inspire. Ibig sabihin, ang Diyos mismo nagsabi, walang mali. Kahit taong nagsulat niyan, nagsulat sila, sabi naman kanina, sabi na sa atin kay 2 Peter 1, yun ay ginamit lang ng Diyos yung mga tao, mga author, human author, which is human writer lang, ang author talaga, ang Panginoon, ang Diyos. Sinabi yan lang, yan ang gawin mo, ha? So, banggitin na natin yung isang maganda example pa sa Galatians. Nagkakamali dito kasi ginabisado ko to dati. Ito yun, di ba? Sa... Yan. Ibasa nyo nga po. Ready? Go. Now Abraham and his seed were the promises made. He said not, and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Okay, sa Tagalog, pinangako kay Abraham ang kanyang binhi. Yan yan eh. Nagtatanim tayo. Yan, ano ko rin yung binhi. So, si pinangako kay Abraham, alam natin yung kwento, na yung kanyang binhi o yung mga anak niya ay pinangakuha na pagpapalain. Kaya sabi dito, he saith not unto seeds. Sa Tagalog, hindi sinabing sa mga anak mo. Kaya balikan natin yan, saan ba yun? Genesis, balikan natin to, ha? Genesis, another example lang to bago tayo magpatuloy kay Mr. Baptist Day. Ang sinabi yun? 7 ba? Eh? 11. 10? 11 yan, yan. Yan, yan. Yan. Okay, nahanap ko rin. And the Lord appeared in heaven and said, unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar. So, pangako ng Diyos, itong lupan to, bibigay ko sa iyong binhi. So, magkataka ka, pwede na naman ako siya ng seed kasi yung anak, ibig sabihin na magkakaanak siya, magkakaanak. Pero sinasabi din sa Galatians na ang actual argument niya dito, napaka-accurate ng Bible. To the point na pwede niya sabihin seeds doon, pero sinadya raw na seed yun. Okay, balik tayo kanina. Nasaan yun? Sa 16. Okay, hindi niya sinabi seeds as of many, but as of one and to thy seed. May pagkakaiba yung seed sa seeds? Anong pagkakaiba ng seed sa seeds? Ha?
pareho lang seed eh. Yung isa may S. Ano, so madami. So sinadya raw yun, according sa Galatians ha, sinadya raw ng Diyos yan. Kasi may tinutukoy siya na isang seed lang, which is, sino daw yung seed na yun? Si Christ. So, ginamit ko ng example daw, marami pang pwedeng example, pero, yung accuracy ng Bible. Pag nilagay niya dyan, may ibig sabihin siya. Okay? So, isa mga pinakamatinding ano dyan, yung mga parallelism, yung sa tabernacle pa, yun matindi, kasi, biroy mo, buong tabernacle, merong interpretation sa Book of Hebrews. Okay? So, ganyan ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinabi sa yung gano'n, naisulat mo, ganyan. Gano'n na gano'n dapat isulat mo. Hindi tayo, kasi nakasulat na eh. Pero sa kanila, nung sinusulat nitong Bible, gano'n. Kasi pag may naiba dyan, hindi mo na paano mo interpret, tapos pag binalikan mo pa. Katulad na mga ginagawa ng mga modern translation ngayon, sa palagay nila, ganyan daw yun. So, sila nag-iisip, modern times, ngayon, sa panahon natin ngayon, nag-interpret sila, pag may nakita sila doon, ah, hindi yan ibig sabihin niyan, ganito yan. Ang King James, baliktad, kasi ang King James, tinanggap na natin, gano'n na yun. In-interpret na yun, tinanslate yun from Hebrew, and then English, and then Greek, and then English. Tinanggap na natin, matagal lang ginagamit, and then, ginamit na natin, kasi nagtitiwala tayo sa, again, preservation ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi hahayaan ng Diyos na isang henerasyon, dalawang henerasyon, wala sa kanila yung Bible. Kasi anong mangyayari doon? At saka paano may papasa-pasa yan? At kaya ngayon yung pinaka nakakasa dito sa Baptist Day na to, hindi, alam, dapat alam ngayon eh. Isa siya sa mga, kaya meron ako dito, ano, pero hindi ko mahanap yung gusto mahanap. Pero ito yung mga bagay na lahat po yun ay nasa sirkulasyon. Hindi mo kailangan sabihin kung sino yung ano mo, source mo. Kopya-kopya na lang yan eh. Alam na mga Baptist na tayo ay nanatili even sa time ng mga Catholic nga. Okay? Pinapatay yung mga Baptist pero may naritira. So, pinapasa pa rin yung tamang aral yung mga Catholic. Mga maling aral lang, maling aral. Mali na yung mga Bible nila, ganyan. Pero yung tunay, tuloy-tuloy yun. Okay? That is common and known Baptist teaching. Pero bakit si Mr. Baptist de ano, bakit sabi niya, the translation, ano yan, mamaya, mapunta natin yan. No translation, yabang pa eh, di ba? Alam ko yan, ilang years na siya, 45 years na nagtaturo. Eh, si Taras, matagal na nagtuturo eh. Hindi ko sabihin na matagal. Tsaka napansin ko sa mga ganyan, ganun lagi pang intimidate nila, matagal lang nagtuturo. Does it mean? Kaya pag may nagano sa akin ganyan, i-demonstrate mo na lang sa akin yung tama. Paano tama, huwag mo sabihin sa akin ganyan. Kasi regardless kung ilang taong ka na nagtuturo, tama ba o mali tinuturo mo, yun pa rin eh. Pero bakit ganyan mga yan? Style. Mag-intimidate ka siya, ay, matagal na pala siya nagtuturo. Eh pag bagito ka rin, di ka marunong, wala na. Ay, talo na ako kasi siya 45 ako, ano pa lang. 5. Eh kung naituro sa'yo yung tama, diba? I guess ba? Ang tama, pwedeng ituro yan sa'yo. Katulad na kanina. Ano, gusto all-winning tayo. Ibig sabihin ba, hindi nilalaman yan. Wala na yung totoo. O hindi lang naituro sa kanila. O naituro lang sa kanila yung mali. Kahit mo sabihin, ilang taon na ang Catholic eh, sa Pilipinas. Tsaka doon pa ako naasal dyan. Nilagyan pa rin ng date, di ba? Actually, mali yun. Yung mga documents, before even the mga Kastila, may baptist na rin dito. Ganyan kasi yung mga missionary. Hindi lang tayo maingay, pero may mga documents silang naano eh. Even sa before Magellan, andyan na ang Baptist. According sa document na yan, which is, I think, di malayong mangyari. Kasi nga, ayun eh, ganun ang Baptist eh. So, punta ka sa kung saan ka idako ng Panginoon. So, I believe, kaya tayo din, kahit paano, hindi nahirapan sa atin yung Christianity. So, anyway, asa na ako? Balik tayo sa example lang natin sa Galatians. Balik tayo sa 2 Timothy 3. So, again, na-inspire yung, again, si Mr. Baptist Day ay nag-agree siya na inspired daw yung Bible kasi original lang. That's wrong. Kasi, pag sinabi yung original lang, ni-restrict mo yung scope ng salita ng Diyos. Pag original lang, ito, copy na to ng original. So, hindi na to inspired. Dapat inspired pa rin. Kasi nga, in-inspire yung mismong mga salita. Walang nawala, walang nadagdag,
kung na-preserve yun hanggang sa panahon natin, edi inspired din yun. Ano bang ibig mo sabihin inspiration? Yung tinta ng original, di ba? Ayun yun eh. Masya na, original. Eh yung mismong Book of Jeremiah, yung unang mga kopya nun, yung iba doon sinunog, o paano yan? Tapos pinasulat niya ulit. O, original ba yun o hindi? Original ba yung pag sinulat mo na lang ulit? O di, hindi na, o paano yan? Sana nakakuha natin ha. Hindi naman mahirap intindihin yan eh. Katulad nito, oy, hindi original yan. Nasa digital form eh. Eh, pag binasa mo dito, pareho. Oh, copy. Copy siya nito. Okay. Inspired ba yan? Preserved ba yan? Kung pareho nga. Kung pareho, inspired. Okay? Preserved and inspired. And then, syempre, perfect then and infallible. Okay. So, this time, mag-focus na tayo dun sa aking second source na, again, another perspective lang. Bago natin balikan si Baptist Day. Okay, para hindi alam. Wala ka rin ng Thursday, no? Okay, so kung di mo alam, last Thursday, kesyo nag-legislate. Last year pa na-legislate yun, pero kesyo ngayon lang na sinelebrate. Every second Thursday of the year daw, batas na sa Pilipinas na merong Baptist Day. Panis kayo lahat. Walang Catholic Day. Walang Islam Day. Ayabang yun. Una, hindi natin kailangan yun. But anyway, yan nangyari. So, ang tanong, inspired ba ang King James Version? Okay, so again, sinabi natin, yes, bakit? Kasi, inspired syempre yung salita ng Diyos. Pag kinopya mo yun, eh, tinranslate eh. Dati Hebrew, ngayon, English. Ano ba alam yung Hebrew? Wala, no? Kunwari lang, Greek na lang. Kunwari, ano bang alam kong linya sa Greek? Wala nga eh. Kaya alam ko sa Matthew 1:1, tingnan ko kung naalala ko pa. Nabisado ko dati ito eh. Parang, to biblos, che, hindi na alam ko eh. Tingnan ko, mayroon ako dito, wala. Still, kunwari, kung tinanslate yan sa, hindi, ito meron palang Tagalog, kunwari, ganyan. For example, ang original is English. Hindi tinagalog mo. Sabihin natin, kunwari lang, yung ang Biblia translation ay eksakto. O ngayon, yung dating ang the book, naging ang aklat. Yung ang the generation of Jesus Christ ay naging ng lahi ni Jesus Cristo. And then sabi doon, the son of David, ngayon na anak ni David, the son of Abraham, anak ni Abraham. Ang tanong, pareho ba? English yung isa Tagalog. Pero pareho na meaning eh. Wala ka namang ano eh. Again, kung perfect yung salin, walang problema. Okay? Whew. So, yun yun. So, ibig sabihin na salita ng Diyos. Ano ba language ng Diyos? Again, yung mga mayabang, mga Judaizer, sabihin na Hebrew. Eh, paano nung wala pang Hebrew? Paano yun? Ano bang language ni, ano, narin, ni Adan? Obviously, wala pang Hebrew nun. Yan. So tayo ay, I believe, sinadya ng Diyos na walang single language na yun lang sinasalita niya. Kasi nga, sobrang talino niya, alam niya lahat. And mayroon nga sinasabi sa Romans na ano, diba, even yung groanings natin, that cannot be uttered. Naintindihan ng Diyos. At tinutulungan tayong manalangin sa Diyos. Anong language yung ano language yun? Naintindihan ba sinabi ko? Pag nakinig niyo akong gano'n, anong isipin mo, Rapi? Natutuwa ba ako? Hindi, di ba? So, in a way, naintindihan mo. May lalo ang Diyos. So, yeah. So, hindi po nasa language yan. Again, doon nagkamali si Baptist Day. Hinilera niya po yung King James sa ibang translation, which is napakalayo. Sana, inano niya muna, ito yung perfect, and then all these things are not perfect, and therefore, these are not the Word of God. Eh, basta ka, gumagamit ka ba ng NIV? Minsan, pero hindi ko nilalagay ko sa place niya. Okay? Ang alam ko, ang lugar ng NIV-SB, yan ay pwede mong literary pieces, ganyan, pwede mong, kasi talaga mga Greek din yung nagano dyan, mga Greek, pero hindi kumpara sa King James, ha? Pero hindi ko sasabihin salita ng Diyos yung kasi may mali, eh.
malinaw yun. Mali-mali at kahit sila mismong inaamin nila na kaya ang dami nilang translation kasi hanggang ngayon inaalam pa nila talaga kung ano yung sinabi ng Diyos. Atay na. Okay, so again, bumabalik tayo sa ano, pero pag position lang ni Baptist Day, kunwari siyang King James, pero hindi yun yung position natin. Kasi pag sinabi mo may mali yung King James, hindi yung salita ng Diyos, at mamaya, makikinig mo rin, iba, babalikan natin, nakita niyo kung paano niya sinabing perfecto daw ang King James, pero hindi infallible. Ah, baliktad. Hindi inspired daw ang King James, pero infallible daw. Perfect siya, pero hindi infallible. Ah, baliktad. Hindi siya perfect, pero infallible siya. At ako nalito, no? Kasi nga, isa yun eh. Pag perfect yan, walang mali. Pag walang mali, tama. Hindi nagkakamali kasi walang mali. Whew! Inaulit ko lang para talaga itong manim sa inyo. Okay. Next. So, is the king... So, yung version ba na to ay inspired? So, itanongin muna kung perfect yan, inspired yan. Kung yan ay faithful to the original, ibig sabihin, kung ano sinabi dati, yung pa rin, na-translate ng ibang language, yung pa rin yun. Okay? So, balikan natin yung kanina sinabi sa Psalms 12. Alam nyo ito kasi kanta natin ito. Sabi dyan, una, siya ay nilinis. Malinis na malinis. Ang ibig sabihin na, walang mali. Eh, basta rin kung 14 times na lang natin. Ba't hindi 40, but 100, but di 1,000, 1 million times? Sa Bible po, yung 7 ay perfect number na tinatawag. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan dagdagan. Yun na yun. Okay, kaya sabi dyan, yung salita ng Diyos, bukod sa purified, pure, okay, nadaan natin somewhere eh. Basta paulit-ulit dyan, sabi yung salita ng Diyos, pure, pure, very pure. Di ba? Ah, yung ano pala yung King James seminar nga natin yan, di ba? So, dahil pure siya, pinanatili ng Diyos, at preserve pa. Okay? Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them. Kung di naintindihan yung keep, sinabi yun sa ibang klase ng pagkakasabi, pero pareho lang ibig sabihin nun. Keep, papanatili, walang gagala, walang magbabago, at ipipreserve niya. Eh, nabago nga, basta sabi mo, NIV nabago. Pero, andito yung original. So, baguhin nila yun, andito pa original. Ibig sabihin, pinanatili ng Diyos para sa atin. Pag bumalik tayo sa kanina, sa 1 Timothy, paulit-ulit na tayo, no? 2 Timothy 3:16, kaya, profitable for doctrine, ibig sabihin, nasa atin pa to. Pag sinabi nilang original lang ang inspired at perfect, tapos gagamitin mo to, tapos may mali. Pag may mali dyan, sino nagsabing mali yun? At paano ka malalaman nga kung sino yung mali at ano yung gano'ng kamali? Pag may mali na, wala na. Okay, bigyan ko yun ng another illustration. Alam nyo ba kung sino nag-standardize ng mga measurement? Ang Diyos. Masyado ng ano yung baday. Sa mundo lang, yung meter, sino nag-ano'n yan? Standardized meter ng length, no? Sino nag-standardize niyan? Ha? Greek, okay. Lahat ng ano, lahat po ng civilization, nag-standardize sila ng sarili-sarili nilang measurement. Kasi nga, sabi nyo, oh, 3 metro dito. Binili mo, 3 metro. Nung ilalagay mo na, ibang supplier, 3 metro niya, iba sa pangalawang supplier. Ano mangyayari? So, kaya ni-standardize siya. So, ngayon, modern day, yung tinatawag na meter system, metric system, sino na gano'n yan? France na gano'n yan eh. Pero, collaboration naman daw ng mga bansa. Okay, so, ano mangyayari? Kung yung metro, 1980, kasi metro ng 2023, magkaiba, ano mangyayari? Parang yan, yung mga sasakyan, accurate na accurate po yan eh. Yung mga piyesa ng sasakyan, eh yan, model 2016 to, 2023 na ngayon. Eh kung gumawa sila ng panibago, isasalpak mo dyan, mali na yung sukat,
Nakita niyo yung mangyayaring ano, hindi maganda na pinsala at saka kalituhan at saka yun nga, mga disgrasya pa kasi iba na yung sukat mo eh. So balik naman tayo sa Bible. Oh. Kung iba yung sinasabi daw ng Diyos dati, sa ngayon iba na, ano mangyayari? Ang Diyos para siyang nag-a-adjust siya sa gusto ng tao, ganun. Oh, actually ganun isang nangyayari kaya yung iba katanggap-tanggap yung bakla sa kanila kasi NIV, lalo na yung pinaka-modern NIV, yung mga bakla, naliligtas na. Wala na reprobate sa kanila. So, na-imagine nyo ba? Yung pinaka-standard, pag nabago. Basahin din natin sa Psalms 12 tayo kanina, no? Tingnan sa 11. Tama ba yun? Yan. Ay, basa po. Ready, go. Okay, so yung foundation, ito yung mga pinaka-basic na bagay about kung ano man yan. So again, yung kanina nag-usapan sa measurement yon. So yung mga nagme-measure, hindi sila makapag-accurately exchange ng ano, kasi nga, ay, ang bigat nito, ito mas mabigat, hindi pantay. So pag in-standardize mo yun, magkakausap sila ng maayos, wala mong awayan. So ganun naman sa spiritual truth, pag nasira na ang foundation, for example, yun nga, yung mga bakla na naman, di ba? Ang obviously foundation pagdating sa gender is lalaki, babae lang. Eh, paano pag dinagdagan ng iba? Nakita nyo kung paano magkakagulo-gulo tayo? Pati yung mga form, ano ba yan? Di ba? So, inaasahan mo, may kinasal ngayon, 5. 500, ano man yan. Matatansya mo na yan, ha? Magkakaroon ng anak na at least madoble or matriple. Eh, paano pag mga bakla, mga 50% pa lang sa kinasal, bakla? O, paano na? Ang gulo niyan. Okay? Okay, so, again, relate lang natin sa spiritual truth. Di mo pwedeng baguhin, di mo dapat baguhin yung mga bagay na panukat ba? Ibig sabihin, itong mga bagay na to magsusukat sa ibang bagay. So spiritually, ang magusukat niyan, Bible, salita ng Diyos. Pag binago mo na yung Bible, yung dating tama, pwede maging mali or medyo mali na. Okay, tuloy natin. Ano pang gusto mo sabihin? Yeah, sabi nga kanina, why would God inspire the original and then mawawala lang? Does it make sense? So kung in-inspire niya sa original, ipipreserve niya yung inspiration nun hanggang forever. Ngayon, again, yung iba nakukura pero may manatili yung perfect word of God. Alam pa yung mga pwedeng tanong po no, na may tanong sa ganitong topic. Okay, ito yung problema sa... Namanggit ko na rin ito eh. Hindi na ulitin. Basta yung ano lang, yung sabi din dito, katulad ng mga tanong na tinatanong natin. Pag yan ay nawala na, yung pinaka-accurate, sino magbabalik nun? Sino magbabalik nun? Ang Diyos! Kailan? So, meron bang generation na nawala yung Bible? So, at least na hindi nawala sa generation. Kung may mga wicked generation, kung sa generation ng... na 1500s, okay, may mga wicked generation pero may mga natiling faithful generation sa Diyos at sila naman yung magpapasa sa next generation. Diyan pa ba kayo? Wala nang bago. So, Psalms 119. Ito ay another, daan natin ito last time sa ating series dito. May basa, ready, go. Okay na po yan. So, yung salita daw ng Diyos ay sinet, ibig sabihin, sinet na talaga sa langit. Ngayon, yung basa yung sabi ganito.
wala daw yung tunay na salita ng Diyos sa lupa, nasa langit, kasi yan sabi, sa in heaven. Pero, again, bakit niya i-expect sa atin na sundin yung salita niya kung wala sa atin? Sige nga, utusan mo kahit anak mo. Oh, anak, bumili ka ng ganyan, ha? Ano pong sukat? Basta. Basta yung ano. Anong gagawin mo, mong anak? Aasal ka, di ba? Hindi mo nilinaw, eh. Tapos lalo pag nagkamali, o di nag-away na kayo. Eh, hindi naman ganun ang Diyos sa atin. Na mag-uuto siya, hindi mo alam kung paano susundin, di ba? Parang kaligtasan din, eh. Kaya iba, hindi makuha yun, eh. Dapat gumawa ka na mabuti, ilan? Sige, gagawa ka mabuti, ilan? Pag hindi mo nasagot yun, kaya yun, litong-lito yung mga yan, forever nakahang yan. Kung saan sila nakahang, sa mga false teacher nila. Awawa, di ba? Kasi sabihin, gawin mo to, paano? Kailan ako makakatiyak ng kaligtasan? Hindi, ang Diyos ang bahala doon. So, teka lang, parang chicken and egg, paano? Sabi niya, maligtas ka. Paano po? Ako bahala. Ako bahala. Bahala ka sa buhay mo, parang ganun. That's wrong. So, tayo alam natin na, okay, may langit, may judgment, may impyerno, okay, ganito gawin mo, ha? Ayan. So, ngayon, susunod ka. Kung gusto mo, matigas ulo mo, huwag. Pero, naging malinaw sa'yo na mayroon, nagkaroon ka ng chance. Okay? Okay. Move on tayo. Nakailang minutes na po ako? Okay, mga 10 minutes pa. Ayan, again. Nakuha ko na lahat. Galatians 22. Galatians. Genesis pala, sorry. Ay basa, ready, go. And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Ano kinalaman yan? Yung mga bagay po na tayo ay hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Amen? So what we do, we trust God na siya yung mag-provide. And then, hindi mo kayang patunayan, pwede ka mag-back to the future. Tingnan mo kung talaga nawala yung, ano, yung original. Ano mo nalaman? Ikaw, alam mo? Paano mo nalaman salita ng Diyos yan? Ganun yung mga challenge po sa atin. Naniniwala ako, ito tayo naman minsan, ganun din, wala na tayo pinabay na detail. Basta naniniwala ako. So ngayon, dagdagan mo yung panampataya mo, bigyan mo ng details, okay? So ito yung sinasabi natin na pag talagang hindi mo na alam, hindi mo nang kayang, yun nga, mag, hindi ka ayang pumunta sa past para alamin yan, tignan mo kung ano yung publication doon, patunayan mo na talagang yan ang sinulat, ni, naisip ni John, sinulat niya accurate, paano natin ma-check yun? Hindi natin kailangan check. Tiwala tayo sa karakter ng Diyos. At ang Diyos, ay in-expect niya tayo na gawin niyang salita niya, sundin niya salita niya. And therefore, dapat yung salita niya, siya mismo yung nag-preserve. Okay? Kaya sabi dyan, alam niyo yung kwento dito kay Abraham, di ba? So, sabi ng Diyos, oh, i-offer mo yung ano, ha? Anak mo. Patay, sino i-offer ko? O sige, i-offer ko po. Nandun na siya, yung pangunawa niyang time na yun, o sige, ito raw eh. Sunod lang ako sa Diyos. Parang imposible, parang mali. Eh, yun ang sinabi ng Diyos, sunod. Pero nung papatay niya na, nangyari, pinigilan na siya, yung pala sinusubok lang pala siya. So may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin kaya yung mga bagay-bagay, intindihin kung ano yung pre-divide sa atin ng Diyos. Yung tayo pinanganak, andyan na yung King James. Nung panahon ni Abraham, wala pa to. Pero I believe may mga circulation na salita ng Diyos. Okay. Kung titignan mo yung Genesis, ano pa yun eh? Adam and Eve pa yun eh. So would you believe na walang nag-survive doon sa... Ang ganda nga yung mga replica ng ano, Noah's Ark. Nakita niyo ba yun? May library pa sila dun eh. Medyo accurate yun kasi nga, imagine nyo, paano nakakilala si Noah sa Panginoon? Di ba? At sa palagay nyo ba, hindi sila nagsusulat ng mga panahon na yon? Siyempre, hindi ka maniniwala ganun kasi yung pangalan nila, meron ng genealogy. Di ba? Doon yung ibang pangalan, may pagkakaiba, di ba?
Ewan, doon yung pangalan. Bakit nila, kasi importante yun. Pati edad. Don't tell me, tinandaan lang nila yung edad nun. O talaga sinulat nila. Malamang sinulat nila. So I believe, meron niyang, may mga nagusulat na sila doon. And isa pa nga sa observation dito. Basta po ito ah. Para lang magano kayo, magkaroon ng konting details yung ating pananampalataya. At meron kayong, alam nyo, napansin natin dito sa Bible. Genesis 4. Yan. So after ng 4, kwento ng Cain at Abel, malamang sinulat din yan. Ito yung mga subdivision sa book of Genesis, napansin nyo, parang ano siya eh, panibagong book. Okay, sabi yan, this is the book of the generation of Adam in the day that God created man in the likeness of man. And then, inulit to, napansin nyo ba yun? Because I believe, yan ay mga records at kinumpile-kumpile lang. And then, sabi talaga na si Moses daw yung nagsulat ulit nito. So, I believe nung time na yon, again, providential inspiration ng Diyos, naisulat to, and then, nag-stick na siya na part ng Bible hanggang sa panahon natin ngayon. Okay, so this time, again, pakinggan natin si Mr. Baptist Day para po makita natin may something strong. So, nung una po ay, sabi ko nga sa inyo, hindi ako vocal sa aking ano dyan, kasi nga, sino ba ako, di ba? Sino ka ba? Pero, nung nagiging malinaw, at dahil ko na nakausap na mas malapit, I believe, sa nalingkod ng Diyos, yung mga taong doon, sinasabi nila si Vante, talagang ano yan, may something dyan. To the point nga, iba sa akin, mayabang, iba ay may na-observe silang di tama, pastol ka na, politiko ka pa, nagyayabang mo pa yung Jaguar mo, at nagpauso pa siya ng sarili niyang, hindi niyo po alam, kasi madami akong natanong. Sabi niya, saan ba nang galing yung first fruit giving ng Baptist? Kasi siyempre tinanong ko, at lahat sila sabihin, na-invento, na-discover ni Abante yan. Wow, ang galing. So kung si Abante ay talagang, ano, may ating godly people, godly person, siguro nga may nalaman siya na ngayon lang na-discover eh, na dati wala, siguro. Eh paano kung hindi? invento lang yon. And so, nung batang Kristiyano ako, nakita ko yan, na bihira yung nagtuturo niya ng accurate na accurate at susundan mo talaga sa Bible. So, pero may nag-compile niya, hindi ko sabihin ko sino, pero pinicturean ko, inaral ko. Sabi nila, totoo daw yung first boat giving, sabihin, pag tayo, pag nag-bonus kayo sa December, bigay nyo lahat chance sa Panginoon, ha? Isang buwan. Okay, at magpapalain kayo ng Panginoon, kasi sabi niya, sig-sig-lig-lig, maapaw, di ba? So, di, sige, tinignan ko sa Bible, isa-isa. So, yung mga ginamit siyempre dyan, yung Proverbs 3:9, ano ba yan? Ano yun? Honor the Lord with thy substance and with the first fruits. O, di mo, nasa Bible yung first fruit. O, tama naman, kaso, ano ba yung first fruit sa Bible? Ay, sorry. So, first fruit niya, tama. Pero, pag tinignan mo yung first fruit, ito yung mga, hindi lang pong una yan. So, kasi una nga, pero, pag every year, first pa rin yun of every year. Ibig sabihin, equivalent lang po yun sa tithes. Ibig sabihin, habang kumikita ka ngayon, na, hindi ka kumita next month, ano yung expectation ng Diyos? Magbigay ka? O siyempre, hindi. E paano pag may bigla kang boom, kumita? Lumaki yung ani, o sa case natin, may bonus, ano naman yan? Tatay, so ba yung bonus mo? Bonus lang yun eh. Hindi ko naman ano yun eh. Ha? Ha? Ano? May tithes ba ang bonus? Kita yun eh. So, yung i-case mo yung bonus. Ano pa? Binigyan ka. Ay, binigyan ka ng sapatos. Hindi ka gumastos. Pero, kumita ka ba no pag binigyan ka? Binigyan ka lang eh. No? Kaso, dagdag rin sa'yo yun eh. So, para ka nabigyan. Monetary equivalent nun, ibigay mo pa rin. Yun yun. Eh, paano yung pastor? Hindi, bawiin mo. Wala kang cash.
Ikaw na mag-ano. Ikaw na mag-ano kung paano mo maibibigay yun. Okay? Manapod na. So, yun lang. Tingnan natin yung ano ng first fruit, ha? Tinignan ko na ito before, eh. Okay. Thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits and of thy liquors and the firstborn of thy sons, thou shalt give it. So, ito yung mga early, tawag dito, early commandments about yung giving nga ng Israel. Pero, tapos na pa tayo sa Exodus, tapos na, di ba? So, later, hindi na ino-offer yung firstborn. Napansin niyo yun? Hindi na, anong ginagawa, anong pinalit nila? Ha? Okay, parang nire-redeem nila yung mga firstborn nila. So, alam nga namang lahat ng firstborn mo. Tsaka, especially yung mga lingkod sa Diyos, di ba, sa halip na lahat ng pamilya ng Israel ay mga priest, yung panganay, ang ginawa nila, yung Levites, yung ginawa nila ang tagapaglingkod sa temple. And then, among the Levites ay yung mga priest, sons of Aaron. Ayan, so, pag tinignan nyo lahat ng mga first fruit na yan, equivalent po yan sa mga pagbibigay nila. At ang tanong, kunwari, umani ka ng, ano ba, 1,000,000 sa loob ng isang buwan, ibibigay mo ba lahat yun? Eh, first fruit lahat yun eh. Dapat, di ba? 10% lang, siyempre eh. Logically, ibig sabihin kasi first fruit, una. Okay? Ibig sabihin, mayroon tayong preaching dito ng first, ano yun? First works, alam niyo yun? Ano yung definition ng first? Either first in place, in time, and then in value. Okay? Diba? So kaya ngayon, naalala niyo yung mga offering din sa kanila, ginagawa nila, first, mail, diba? Kasi importante yung mail. And then, of the first year, ibig sabihin, ano na talaga, buhay na, hindi yung mamamatay. And then, ibig sabihin, valuable. So, ang sinisimbolize ngayon nun, dapat, ang i-offer natin sa Diyos, the best. Yun na yun. So, kaya ganun din po ang tithes, ibig sabihin niyan, huwag kang mag-compute ng tithes mo pagkatapos mong gastusin lahat, at ay, may natira. Yun ibig sabihin, no? Hindi yung sinabing bigay mo lahat ng kinita mo, wala ka na ipupunla, paano yun? Sa case nila, anong tatanim mo ngayon? So, sa case natin, anong papaykutin natin kung binigay natin sa lahat sa Diyos? Diba? So, hindi. So, ang ibig sabihin na po ng first ngayon, pag isuma mo yung lahat, ano yon? Yung tithes. Ibig sabihin, kaya mong ibigay yon, di ka talo doon, depende sa attitude mo. Pero, kayang-kaya mo yun, 10%. Anday pa sobre. Amen? Pero masakit din yon again, pag ano. So, yun na tayo. Pusin na natin to. So, para lang mabigyan ng justice, ha? Kasi may mga baptist pong mga tapat sa Diyos. So, para hindi tayo mahawa, hindi tayo ma-drug. Pinaggagawa nitong taon to, na-expose natin siya, we don't support him, we condemn what he's doing, at kahit maraming nag-support sa kanya, eh, may pananagutan sila sa Diyos. Again, hindi ko pa rin sinabing, ano to, ha? Reprobate ng taon to. Siguro, posible po yan. Posibleng-posible po yan. Alam nyo, na matagal na penetrate ang Christianity, di ba? Kaya maraming naitisod. Sa mga yan, pag soul winning mo, madali lang maligtas. Pero ang hirap kasi, ang dami nilang nakita, madami nilang loko sa kanilang grupo eh. Di ba? So sa palagay nyo, papayag ba sa tanas na ano, yung Baptist? Wala man lang tinanim doon? Na, alam mo na, Judas? Hindi pwede yun. Sa ano ng Bible, yung pattern ng Bible, ganun. Lagi may Judas. So I believe ang Baptist ang pinakamagandang ano, heritage nga, no? Christianity sa panahon natin ngayon. Hindi papayag ang Satanas nang walang ano diyan. So kayo na magusga. At by the way, may equivalent na rin si Abante sa ibang bansa. Okay? Ito na. Ito po yung clips ng mga tatlong preaching niya na kinokorek niya yung King James Bible. Na hindi raw ito inspired. At mamaya may sabi mo siyang katangahan dyan. Kayo na mag ano. And then pakinig ko na rin sa kanya yung mamaya, yung sinend ko sa grupo natin. Okay? O tinaalala ko. Ito siya.
Ayun, nagtatago. Sasabihin ninyo na King James Bible sa mga naging Baptist lang na 20 years ago, pwede ba? O kayong pagmamalaki na alam nyo ang Bible? Ito kaya lang kausap nyo. Sasabihin ninyo na ang King James Bible inspired. Sarama ulo mo. My goodness, sino nagturo sa inyo? That's plain ignorance. Narante ka daw. The Lord made you alive to radiate His righteousness and goodness. In Ephesians chapter 5 and verse number 8, it says, "For ye were sometimes darkness." The translation should be sometime, not sometimes. For ye were sometime darkness. Kasi pag sometimes ang ginamit mo rito, baka sabihin natin, oh, ganun pala. Palagi na lang pala tayo mayroong pagkakataon as darkness. Hindi ho. Ang sabi dito ni Apostle Paul, nung mga nakaraan na hindi mo kilala ang Panginoon, ikay nasa kaniliman. Ngayon kayo naligtas na, may mga pagkakataon, nasa kaniliman ka. May pagkakataon, nasa liwanag ka. Hindi po ganoon ang tamang translation sa original. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ho inspired ang translation. Ang inspired, ang original. Wow. Tahimik ka. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung original words, ang perfect. Yung translated words, hindi perfect, kundi infallible. There's a big difference between being perfect and being infallible. Hermeneutics 101. I taught hermeneutics for 45 years. Sabi ko sa inyo. I know what I'm talking about. Yung pang translation inspired. Hello? Kayo ba pinag-aralan nyo sa Bible school yan? Ang pinag-aralan nyo lang, ang inspiration of the Bible, correct? Ang tanong, what Bible? Yan, tanong mo. Sagutin mo. The original Bible. Nasa na yun? Walang inspired na translation. Don't you know there are more than 200 translations of the Bible today? One of them is the King James Bible. Pinantay niya. Oo. Ayun, tinuturo namin niya sa Bible College that the King James Bible is preserved, not inspired. Amen ba? Yeah. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo merong mali sa King James Bible? May mali daw, ha? Ay? So, salita ba ng Diyos? May mali sa Bible? Hindi, yung translation. Merong ilang mali na salitang ginamit sa translation. Huwag natin pag-usapan niya, baka malito pa kayo. Pag-uwiin nyo rito. Imbis na ang mata nyo, bubabi nun eh. Okay. And then, ito pakinggan ko kasi para wala na kayong duda. I-share ko sa group. Ito po yung Baptist din na yan. Ito yung sinabi niya po sa church niya mismo, Ecclesia. Ah, tanggalin niyo yung piecemeal solution sa utak ninyo. Tanggalin niyo reactive situation. Para magtagumpay kayo. Bakit gumagawin itong gawain ito? Bakit? Akala niyo ba madali mo palago ng Ecclesia? How many percent of all the Baptist churches in the world are growing like this? Not even 10%. It depends on what? Depends on God? No. It depends on the leader. On God now. Na walang outline, I can tell you more. Maraming yung marunturan sa akin. Madami tayong natutunan. Amen? Okay, natutunan natin na huwag siya mag-follow. No? Huwag natin siya follow. Again ha, disclaimer ulit. Ganito.
Dahil kasi po talagang maraming natutuwa na mayroong baptist na congressman. Yan tanong bakit? For what? I believe, parang for example, yung mga dating lingkod ng Diyos na totoo, bakit sila nakukurap? Kasi nanghina na sa pananampalataya. Ibig sabihin, iba na yung pinanggagaling at source nila ng confidence nila. So feeling nila, pag ikaw ay konti lang, hindi kilala, maliit lang yung church, wala yan. Ganyan naman, di ba? Kahit kayo po, kayo, naalam nyo yan, minsan, i-dismiss kayo ng kahit sinong tao, nalaman lang na, eh, sino ba yan? May magandang sasabihin, na totoo, na pag-resolve winning tayo, di ba? Yan ang laging example, kasi nga, nakakamangha, di ba? Alam mo, sinabi yan ang salita ng Diyos, maliligtas ka, manampalataya ka lang, parang regalo, walang bayad, walang kailangan gawin, tanggapin mo lang. Malinaw po sa atin yan, malinaw sa Bible. Pero pag andyan ka, anong gagawin nila? Didismiss ka agad. Itsura mo pa lang or malaman lang nila, eh, ano din ako, nagsimba na ako kanina eh. So the same. So never yan, parang ating memory verse. Ano yung memory verse natin sa 2 Corinthians 10, 4-6? For the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God. Yung carnal na sinasabing weapons doon, yung payabangan, ginagamit po yan, alam nyo yan. Maraming mga kumpanya na, for example, di naman maganda yung produkto nila, pero bonggang-bongga yung ano nila, commercial nila, yung model nilang kinuha, anong kinalaman ng produkto mo doon, wala. Eh, bibili natin yung kasi si ano yung endorser mo eh. Sino naman sigat ngayon? Hindi ko na alam. So, carnal. Mara yun, nakatakanan nyo, ayabang, di ba? So, alam mo, inilingkod ng Diyos. Self-service yun. Lang pa kailang kung may jagwa siyang 1,000,000, di kailangan jagwa sa ministry. Amen? Ganun tayo, high ace. Luma. Magana. Amen. Ang gusto sabihin, as an ending, again, in-address po natin ito. At sinabi kanina umaga sa introduction, dahil kailangan na. Ang dami na itiso dyan. Yung iba ngayon, imagine ko na lang kung ano sinasabi ng iba. Ayabang ng Baptist. Tinatawanan tayo din nung kasi nga, ano, wala namang kwenta eh. Ano na-accomplish nyo? Wala eh. Sila pala. Pero nga, nadadama yung pangalan natin. Kasi dahil tayo ay Baptist. Ngayon, sabi pa nila, be proud to be a Baptist. And then sabi ko, I'm thankful to be a Baptist. Wala tayong kailangang i-proud. Salamat sa Panginoon at dito tayo natanim. Iba sa inyo, di ba? Dati, oh, Catholic ako, nanonood ako doon. Na siya rin ako, Baptist ako, lumaki. Lumaki, pero ito ako natanim. So nagpapasalamat ako doon kasi pag tinignan ko yun, di naman ang galing ko eh. At ang galing nung sino. Wala eh. Talagang ang Panginoon ang kumilos. Ngayon, magiging proud ka ba doon? Itabagin natin ng Thursday, na wala rin si Pamay, kaya sinasabi ko ngayon. Style ng ano yan, ng mga, yun nga, carnal yan. Nasabihin, ginamit siya ng mga bakla, sabi nila, I'm proud to be gay. Eh, iba naman, ay, proud sila. Alam ko, nakakadiri yun, pero proud sila. Parang hindi ka na maka, kasi proud na sila. Pero ang ano kasi, ang confidence, pwedeng pikiin. Alam nyo yan, kung kayo ay artista. Hindi kayo artista, pwedeng pikiin yan. Hindi yan lagi masama. Okay, yung magpikiin yung, especially yung confidence. Minsan, kailangan mong, doon mo na maintindihan. Ah, ganun pala yun. Pero pag business mo na yun, patay ka. Okay? So, actually, gusto kong sabihin dito, I believe matalinong tao yun. Sabi naman kahit yung mga inaano ko. Matalino daw talaga. Nakitaan siya ng katalinuan ng bata. Parang Soriano. Ano yan kay Soriano? Kung matalino siya. O sa mali ka na itanim, patay ka. Pero I believe na may konsensya yan. Kahit ikaw natataas ka, maging ito na yung next leader. Sa palagay mo ba, kung gusto maglingkod talaga sa Diyos, sasakyan mo na yun. Ay, ako na yung magiging next. Kung ano man yan. Kaya parang may mali ako, sabi ng konsensya ko, may mali ako eh. Pero walang magagawa, anak ko ng kanino, ano, matalino or something eh. Nangyayari yan in every level sa ating even Baptist. Amen? Kaya ano, si Peter dito, ako next na pastor. Kaya nga in-address na natin yun, di ba? Nabi ko na, bawal na agad sila eh. Para maging maayos ang ating church. Hindi tayo maging masumunod or malaglag sa ganong klase ng temptation na
respect a person. Amen? Dahil lang kapatid or kung ano man yan, siya na yung, hindi ganun. Patunayan mo yung sarili mo, kung sa maglingkod sa hindi gawin mo, then hayaan mong Diyos mag-bless sa'yo, lagay ka sa ganung lugar, kung doon ka. Kasi hindi lang pagpapastor ang kalalagyan ng isang likod ng Diyos. Amen? Minsan maganda pa nga yung support ka lang, tapos ginawa mo ng tapat yung magagawa mo. Ano gusto ko sabihin nyo? So, nagyabang si Baptist Day, tayo sa, mas bilib tayo sa King James. Amen? Hindi logical yung sinabi niya. Actually, stupid yun. Nagsabi niya, infallible is not the same. World of a difference, ang sabi? There's a big difference. Gano'n ka big? Synonym yun, sigurado ako sa dictionary. And yes, yung ibang synonym, may pagkakaiba, hindi, pero hindi big. Okay, magtutulungan niya, infallible tsaka perfect. Ano pa? So kung sakali, ano, si Ray, naging ganyan na, congressman na, presidente pa, Baptist pa, ha? Lalo kayo mag-ingat yung kayabangan. Dapat bantayan nyo yun. To the point na wag mong wag na wag. Sinabi niya, di ba kanina naman, sino nagpalago nito? Ang Diyos? Hindi! Ang leader! Eklesiya! Ibig sabihin, sobrang yabang na. At nabulag, idol yun niya, idol na bulag na siya, umatagal na siyang tinanim ng Satanas dyan. Sa ngayon, hindi ko pa ano yun. Hindi ko pa, inamin ko, hindi ko pa ganun nakita. Na kung Judas yan or something. Amen? Pero na-visit lang ako nga, again, kasi dinadrag yung Baptist. Napakatino ng Baptist. Ang daming matinong lingkod ng Diyos na Baptist. At kaya nanatili tayong ganito. Dahil dun sa mga na hindi masyadong kilala. May papasa lang yung aral ng salita ng Diyos. At kaya dapat ganun tayo, manatili tayong ganun. Kaya natin kailangan magpakilala sa iba na ganun-ganun. Tapos sila legislate mo, ibig sabihin, parang mga bakla, di ba nang ginagawa ng mga bakla, gusto nilang suportahan sila ng batas. Kasi nga, nandidiri tayo sa kanila, kaya dapat, pilitin mo yung mga taong yan, tanggapin kami. Ayoko. Hindi, nasa batas eh. Parang ganun din tayo ngayon. Oh, mga Baptist! Kami ay nirecognize sa state, so what? Hindi natin kailangan yun in the first place. At actually, personally, I believe, mas kailangan nga natin wala yun. Para yung mga next generation, makikita nila, itong mga Baptist, napakatapat sa Diyos, sa salita ng Diyos, pero hindi nila hinangad na sila ay kilalani ng state especially. Amen. Kasi isa sa mga Baptist distinctive talaga, no? Separation of Baptist. Separation of church and state. Na inadapt na lang ng buong mundo halos, hindi alam. Inadapt nila, sobrang ganda eh. At yung mga nations na may state religion like Islam and Catholic at sa UK naman ay Anglican ang time nila, ano nangyari? Bagsak. Pananampalataya doon. Mga litong-lito yung mga tao pagdating sa pananampalataya. So, sana nagkaintindihan po tayo and di natin madalas gagawin to. Next time, focus tayo sa mga bago. Amen? Tsaka review sa ano. Let's pray. Panginoon, salamat po Lord sa may mga time din na ganito. Minsan mabigat. At sana maintindihan po ng mga bago na minsan kailangan namin gawin to Lord. Hindi namin naninira lang. Hindi biktima si Abante. Siya po ay perpetrator. Panginoon, alam niya na po yun. Narinig ko na marami na titimbe sa kanya. Na madumi ang politiko. Alam niya yan. Politika. And then ngayon, malalaman namin na dinadrag niyo King James, Panginoon. Nilalagay niya sa same category ng other translation daw. Dahil may mali daw, Panginoon. Nawa, Panginoon, kung pwede pa siya mapatawad, patawarin niyo po. Tulungan niyo sa dami na rin ng kanyang ini-influence. Kung gumawa siya ng mabuti, Panginoon, di na masayang. Kung siya ay tanim ng demonyo, Panginoon, I pray, Panginoon. Nawa ay magising din ang karamihan ng Baptist, Panginoon, na hindi yan ang aming signature ng mga Baptist. Tayo independent and we just trust the Bible, yung salita, Panginoon. At pag wala daw kaming perfect Bible, nayari na kami. But I believe that's not the case. We have the perfect Word of God. Salamat sa inyong providence. Ito po yung na-inspire din na preserve, Panginoon. Even sa time natin, namin ngayon, Panginoon. So, mga next generation, Panginoon, dun sila. Manangan sa katotohanan na preserve niyo ang salita ng Diyos. May makita kami mag-go against dyan, Panginoon. I pray na we love the boldness also to point that out na mali sila at kayo po ay perfect. Lalo po, Lord, kayo malulating. In Jesus' name we pray. Amen.